Kita tayo niyan. Kita ba tayo niyan? May Dota pa rin pala, sa amin lang nawala. Ayun. Wala ko nawala yung Dota, sa amin na pala. Yung ano din yun dyan ha, yung comment di pa maayos. Okay. So, Fishman, Witch Doctor. Maganda rin yung performance na ito ni Fishman sa Witch Doctor, pagkakalala ko eh. So, parang kailangan nito maganda, ano, itong bait malakas to pag nagsama-sama sila. Pet, ito rin naman Team Secret ganun. Pero sa pick-upan, ganun din eh. Kasi, ayun, may clockwork. Pwedeng may bumakap agad na si Sai, diba? Dito na, pero mas lamang sa ano, pick-upan itong bait. Kasi, dyan yung ano, yung Batrider. Yung Earthshaker, itong si Lin, si Lina tuloy. Si Luna, tapos Luna. Si Dr. Ro. Pagkalaso sa inyan, pwede kang batuin ng bawang nito ng ano ni Fishman, tapos sayawang ka na lang yun, patay ka na boss. B8 all in, sana manalo. Good luck sa'yo boss. Yan. Good luck sa team na tinayaan mo. Isa rin malakas yung tournament, tama ka naman dun sir. Inano ko lang din yung pack kanina kasi parang hindi rin makakagalaw yung ano nun, yung Visage. Yung Visage. Parang makokontrol mo. Mabilis makontrol, mabilis makontrol. New team ba yung B8? Yes, sir. Actually, hindi naman siya ganun kabago. Okay. New team ni Dendy, pero it was formed na yung mga old matagal players. Na. Kaya, and hindi kasi masyadong nagpapapasok eh, no, sa mga qualifs ng mga nakaraang majors sa CIS. Kaya, alam nyo na, sa so pagkaganon, syempre, hindi nako-cover, hindi natin nakikita. Hindi kilala. Last time, diba? Pangat yung performance nila Zero sa kanyang Batrider. Tignan natin kung mababawi. Sana, makabawi. Oo. So, ito na. Sinay mo na, ikaw na. Pakilala muna natin ang side ng V8. Alright. Dendy sa kanyang Storm Spirit. Crystalis sa kanyang Luna. 5 up for his Earthshaker. Last Hero sa kanyang Batrider. And Fishman sa kanyang Witch Doctor. Habang sa side naman nito ng Secret, Papi sa kanyang Enchantress, Yapsor Clockwork, and Nisha sa kanyang Visage. Kala ko Visage sa kanyang Nisha eh. Sai sa kanyang Pangolier, and Matumba Man sa kanyang Carry. Abaddon. Ano, kwento yan ha, kwento yan. Lester King Caranto. Isa sa mga magagandang kwento yan. Dendy and Papi. Diba? Oo nga pala, no? Former teammates, former TI champions. Yung TI1. Dilan mo na tayong tubig bago magano habang wala pa. Yan. Marvic Arellano, shoutout sa'yo tsaka sa mga tropa daw dyan sa Cavite. Yan. Saan ka nagpatayin ng jersey mo? Hindi po ako nagpapatayin. Ano po? Na hindi po ito sa akin. Ano po ito? Original merchandise po. Galing ng ano. Pero hindi ito sa akin. Kaya lang po ako naka-jacket ngayon kasi po wala na po akong damit. Marvic Arellano. Baka ma-report nyo kami. Ma-report nyo kami, sabihin nyo may nagkakas na kalbo dyan eh. Nakahubad pa. Tatuan na nakahubad pa. Baka mahirap na. Ma-report bigla tayo ng nudity. Ayun. Ano yung hero ni Dendy mga sir? It's Storm po. Storm Spirit. Storm Spirit ang gamit nyo. Kaya binaroyo, what up? Shoutout sa'yo. Ayan. Ah, sira yung one nito. Ay, hindi makita si Dendy oh. Hindi makita si one. Papa-request na lang natin kay Eugene. Pagka ganun. Sige. Ipapaklik na lang natin. Hindi, sige, okay lang, Jin. Okay lang, Jin. Wala pa naman eh. Pag mga nag-item check lang ganun. Yung nagkakuha na pala na, hindi ko napansin. So, uy, lahat na sa ano? Lahat nakakuha ng ano? Nung... Sino nakakuha? 2-2 na pala. Nakuha ni Fishman yung dalawa. Kala ko, secret eh. Ayaw mo pa sabihin eh. Wala pa. Siyempre, kailangan tignan na maayos. Ayan. Pero ito, Mato, napakatunayan na naman ni Mato yan. Kaso, asa Ava doon, madali kasing kontrahin eh. Di ba? Katulad nung nangyari kahapon, yung Meepo. Very unpredictable. Very unconventional yung item choice ng Meepo. Ano ba yan? Yule Scepter. Yule Scepter lang ang kasapat eh. Diba? I-yules mo lang yan eh. Kung may OD nga, mas maganda eh. Ilulubog mo lang yan eh. Pagka nailubog mo yan ng, ano, from the baron time, wala na. Wala na siyang i-sustain. Paglabas niya, papalo pa rin mo. Oo. Kaso, sobrang tanky naman. Pero ito, wait. Pero wait lang. Uy, di nabot ng fissure, mga sir. Tignan natin. And last hero, pinipilit. Double pa rin siya eh.
May stock siya, hindi siya makakarating. Diba masakit kasi yung daming stocks ni Pangolin Pito. So, yung right click damage talaga nila si Hero dyan, may diin. And that would be the first blood for the side of B8. Ayan. Ko, ang kailangan gawin dito ng secret, eh, sumama yung isang support dito sa top or mag, ano, swap lane sila. Kasi, promise ko mag-isa lang itong sisay sa top, kako. Ulit at ulitin lang ng B8 yung ginawa nila kanina sa top, mga sir. Pag nagamit na yung, ano, yung, ano yun, yung swashbuckle. Yan. Ang hirap kasi sa isang, ang hirap na kalane ng ABA doon, kasi mag-ano yan eh, kapag naka-max yung Curse of Avernus niyan, Bisco Lord. Normal. Oo, ang sakit ng normal niyan eh. Tapos, mas silensyo ka pa dyan eh. Kaya may kalalagyan ka talaga. CPR, uy, dinabot ng ano, ng panalo dito ni Clockwork. Gusto ko nagdudugo naman yung kamay ko ah. Uy, kay Gary Boy, magandang gabi sa'yo, men. Mm. Shoutout kay Gary Boy. Balongski, sa Nidaga, what up, shoutout sa'yo. Baroga, shoutout sa'yo, Baroga. Earl. Baroga, Evan Earl, tsaka daw kay Vault. Thomas, Baraero. Ng Camarines. Pero yun lang, mukhang babawi sila kay Last Hero at ayaw ng cameraman na makita yung Batrider na bumagsak. Mga nga naman daw masabawan. And Last Hero will fall. So, there you go. A marker for the side of Team Secret na ilagay na nga nila sa board nila. So, yun. Ginawa nga dito ng Team Secret yung sinabi ko, ipinantan nila dito si Matumbaman sa top, yung Abaddon. Mm-hmm. And mamaya, pag-available, kung may TP na ba ito, ayun. Pagka available siguro ng TP na to, eh, mag-TP na siya dito sa baba. Let's see. Yayan Alfonso, what up? Shoutout sa'yo. Kahit hindi akong caster, dapat lagi kayong nanonood sa Kuya Nick. Yan. Kahit ano, kung fan kayo ni Sir Mike, kahit hindi si Sir Mike. Basta ano. Follow nyo lang yung page, mga sir. Kung may free time kayo, ganun. Oo. Tapos, flex nyo dyan yung mga badges nyo. Especially dapat yung sharer badge. Ano ba? Malaking tulong na yun sa amin, mga sir. Mm. Thank you po, thank you. Oy, Alexander Donato, shoutout sa'yo. Pero yan. Siya, nakas din mga haras. Nakaharas na maigi si Dende rito. Nagang mid. Uy, wait lang. Yun sasabihin. Lang. Si Popey lumabas ng bato ng golem ng Istan. And Dende. Yun lang, pinatay siya ng dati niyang kakampi. Nadali yung TV rito ni Fishman. Yung ano, mga yung mid sir, kung walang tatalo ng support, katulad nung, wala, may dumalo ngayon eh. Pero kung walang tatalo ng support, paunahan lang mag-level 6 yan, sure may mamamatay. Sure kayo. Talaga, oo. Oh. Sure ball yan eh. Pero ito, sino yung nag-set ng bounty? Sinet ni Pangulier dito kayo, no? Kay Batrider. Sino yung Pangulier? Si Zay, no? Bakit ganun yung pangalan ni Zay? Arturo. Pero ito yung Luna, nabibigyan. Pero ang ganda sana nung ginawa ni Five Up doon, preventing them from going forward, kaso madadamay pa nga siya. At ito yung sinasabi kong aggression ni Matu. Sabog. Diba, makalayo ka man, merong namang apotic shield, sasabog sa mukha mo. Uy. And tumama pa. So, yung paralyzing cast, pero Fishman, still alive. Muntik pa siyang madali ng satyr doon, naalaga ng Enchantress. Lamang yung B8 to, no? Pero, eto, speaking of B8, delegado rin si Papi, kaso level 5 pa lang. Ito si Storm, so hindi niya maulat. Oo, nakakuha nang pa silang bounty. Walang off-cam kill naman, Yapsor mamatay sa kamay. Netong si Batrider. So pumapalag. Lamang B ito, no? Dalawang ko rin nakuha nila, tapos sa baba nakuha rin itong si, ano, si Clockwork. Pag natalo ba yung B8, laglag na sila. Hindi ko pa nakikita yung ano, yung ano, points, kasi by point system to eh. Pag nanalo ka, 3 points ng 2-0. Tapos kapag naka 2-1 ka, 2 points lang. So, ayun yung mga kailangan. Oo. Ayun yung kailangan ko alamin next, yung mga bracket na ganyan. Mamaya, titingnan natin yan mamaya. Pwede naman si Tiffin. Sabi ko siya, kung sino na mag-level 6, ayun yung mababox out. Oo. Ayun yung ano yung mauli mag-level 6. Ayun, nakatama si Denton, hindi siya makalapit. Hindi siya makalapit eh. Kasi alam niya, kaya siya patayin dito niyan eh, ni... ni siya eh. Tama ka dyan. Pero wait lang, last hero. Masyado nagmamasim si Zay, muntik pa yung burn. Kaso mamamatay yung sila zero agad. Hindi niya pa nasama sa hukay niya itong si ano? Main fuse si Zay. Drop range kasi siya doon. Nabuhasan yung mga... Magkamukha kami niyan eh. Ni Zay. Sige na lang. Pero ito, Dendi again. Hindi pa rin siya level 6 dito. Hinahabol siya ng mga familiars. And there you go. Na-stun. But Yapsor is there. Tamang haras. Naikulong nga dito ni Yapsor. Saving his teammate. Pero yun lang. Naku po, Fishman. Hindi niya na-save eh. Gusto i-save ni Fishman eh, kaso si Absor dumating eh. Pero hindi pinapakita yun, no? Yun. Preventing him from ano, saving Dendi, mga sir.
Uy, huwag mo na yan, uy. Pero eto na. Nisha. Okay, wala na naman hahabol. So, yun. Maganda yung ano ron. Kala ko mabakawan eh. Mababaligtad ng B8 yung engagement ng ginawa rito ng Secret. Dahil nag-TP yung Batrider. Pero, ayun. Sapat naman yung movement speed dito na ni, ano, Visage Barmata. Ayan na naman siya. Nanggugulo na naman. Na-stun. Fisher Black. Napakagandang Fisher Black. Pero ito na Dendi. With his, zip in, zip out. Ayan na. And Crystallis. Naku, yun lang. No solo kill. Itong nananahimik na Luna, napitas pa. Pero Maledict, binigay with the Paralyzing Cask. Sige, right click. Kaya ba? Tumama. Tingnan natin. Nag-level up pa. Rolling Thunder. Sinagasaan ng isa. Naku po, MMDA, may nananagasa dito. Mukhang hindi mapaplakahan ito ni Fishman. Pero mapapatay pa. Yun. Nahuli, nahuli. Kala ko siya mamamatay. Oo, muntik na, no? Kung yung dalawang normal yata na ginawa ni Fishman, hindi niya nagawa rin, mapapatay niya ni Fish, ni ano, ni Saya tong si Fishman. Kasi nag-rolling boulder siya para hindi mag-proc yung ano yata eh. Yung Maledict, nagpo-proc ko rin yun. Ang alam ko yun. Kasi parang hindi ko nakita nag-proc eh. Hindi ko napansin. Nung from the Raymond Gatasel, akala ko si Sai. Sai Tama, yun lang. Kung ano. Jerry Tama, shoutout yun sa'yo. Jeremiah pala, Jerry Tama sa'yo. Pero grabe si Nisha dito, nagpapakita ang gila sa kanyang ano ha. Exactly. Ay, ganyan, yan din ang mahirap para sa ano eh. Sa mga katapat ng Secret. Sinisha kasi ano eh. Matawag dito, ang taas din ng hero pool. No? Ay yung kinaganda ng ano, mataas hero pool. Maraming kang pwede gamitin na ano. Hindi malilimitan yung hero na gamitin mo. Tsaka maguguluhan din sila kung ano yung what to ban, ganun. What to do. Ikaw, kung ano, ilan ang hero ano mo? Marami na eh. Four mid lang. Nandun na tayo, signature mo, invoker. Kasi ginagamit mo naman talaga yan. Kumbaga parang ano, gustong-gusto ko lang ginagamit. Hindi ko talaga siya signature. Ang signature ko siguro sa mid, as of now, TA Chalk Yop. TA Chalk? Oo, ngayon. Maliban doon, kung sabihin natin nakaban. TA Chalk, siguro pwede rin mag Magnus. Depende sa magiging katapat ko. O kaya, depende sa lineup ng kalaban. Yung ano, mas maganda. Pero ito, Dendi. Naku po, yun lang, dito na lang sa taas. Ayaw talaga nung cameraman dun sa mid. Eclipse and that's zero. Napakaganda Flaming Lasso. Yung Eclipse na gamit na, pero yung Lucent ang papatay kay Yapsor. But last zero, will still fall. Tingnan natin, tamang takbo lang yung Panther dito ni Luna. Salamene! Tingnan natin. Si Mirana yan. Ay, si Mirana pala yun. Iba pala yun. Pero ang ganda, nung Paralyzing Cask and Maledict, ayan. Si Dendi. Di na nila inabutan dito si Luna. Masyadong mabilis. Given na mabilis yung movement speed ng yan. Luna. Si Salamene. Hindi pala. Mirana nga pala. Mirana. Pero oh, Dendi. Naririnig natin. Yun. Kira na lang mana. Si Fishman. Kaso Fishman pa. Yes. Wala na damay pa nga. And first 10 kills makukuha pa. Nang Secret. Kung Betor. Yung mga Betor natin ng BA dito. Siguro kamot ulo yun. BA close to elimination daw mga Seb. Pagkatapos nito. Pagnatalo dito, eliminated, sure ball. Ayun lang, sad news. Yung pag-asim dito ng beat, naging kabalit ng si Fishman, mga sir. Diba, tama alam ko si Mirana sa Lamine. Nakabahan ako, ha. So, ang ganda ng laro to, sir, kasi hindi siya one-sided. Sino? Luna. Sabi ko sa iyo, eh. Meron din si Mirana nun, eh. Basta, pares naman silang buwan, eh. Priestess of the Moon at saka Moon Rider. Pero wait lang, ang ganda nung stun dito kay Poppy. Tingnan natin. Lightning Ball na naman, pero mapapatay siya nung Lucent. Pero Fishman, naipit sa cogs neto ni Absorb. Zai naman nangungulit lang with this wash bucket. Pwede pa siya mag-go, ha? Wala nang ikot ng si Zai. Pero wala, tingnan. Hindi siya mag-go. Ayun. So, 1-for-1 trade para sa boss 5 yung namatay ron. Ayun, sabi ni Ronan Emery, ang Salamene daw is Goddess of Moon. Ayan. Thank you. Pwede si Luna ngayon. Pangalan niya pa lang eh. Luna Moon eh. Bakit si ano? Pero wait lang. Op! Hindi tatamaan ng Quitties. Wala mo nang New Year ngayon. Uy, pero may naurot dito niyo, no? Nangungulit si lang yung ano. Alaga ni Troll, Troll Summoner. Alam ba? Troll Summoner ngayon. Hindi, delikado. Yapsor, nandiyan na. Baka ma-hookshot kanya ni Kareem Abdul-Jabbar. Nagalit si Dendi. Kinabitan na ng vortex. So, ayun. Ano ba yun? Plastic lang pala. Kinokontrol na dito ng Secret yung map.
tinatry na nila. Ang ganda. From that stump. And then hook shot. Pitas na naman si Fishman. Pero sa likod, sila si Hero mamamatay din. So, two heroes down agad dito. Baka makakuha pa nga ng objective dahil halos lahat ng secret nandyan. Nako po. Sure win po, sabi. Grabe. Kasi rin yung item pickup, yung ano, item timing niya rito na ano, yung Helm of Dummy. Makakuha pa siya ng plus 1 na alaga. Ayan, yung Centaur. So, magkakaroon siya ng stun. Diba? Tapos, magsasama-sama lang sila eh. Malakas na yung ano, pushing capability nila. Given na hindi masyado makakalaban itong bait pag ano, pag clash ng clash kasi yung mga ano nila eh, yung mga ulti nila eh, masyado mataas yung cooldown. Like Echo Slap, the Eclipse, di ba? So, nasa, ano yun, ginagulan sila ng Team Secret habang wala pa yung mga ulti na available na yun. Pero ngayon, di pa siguro alam ng 8, ayun, naramdaman nila. Last hero. Ayun, nakita na nila. Uy, ganda ng hookshot. Na naman, Yapsol. Kung may bilang lang yung lahat ng hookshot na nagagawa niya. Pero Dendy, sipping in at nakuha pa nga ni Dendy. Sabay alis! And then, Echo Slam sa tatlo. Tingnan natin. Pero aalis na rin. Etong Earthshaker. But there is a triple kill for Nisha. Tingnan natin, si Crystalis. Nagpop na ng kanyang Eclipse. Kaso, ang dami masyadong umahabol. Maraming sasalo. And ultra kill for Nisha. And Dendy, delikado. Naku po, naputo ka na ng Quitties. Ganda sana nung Echo Slam kasi mga sir wala nang mana rating storm, hindi na siya ano, wala nang silang follow up. Ang layo nung pinanggalingan niya kasi. Oh, tsaka malayo din, malayo pa din masyado siya no si etong si Luna. Maganda sana yung pag Echo Slam clip, pasok yung storm, 'di ba? Kaya kahit na reverse down yun eh. Kaso wala talaga yung mga heroes dito ng B8. Kahit makapaglagay ka lang ng ano, ng dalawang remnant doon no. So in order ano, I mean, yung ano ron, kumbaga parang risk doon na makuha nila yung ano Aegis. Is yung muntik na siya, pwede pa siyang mamatay rin and wala siyang mana. Naku po. Pero ito, Nisha, gusto, binabalik. Last hero. And walang Aegis to dahil naka-identity nga yung Aegis. And numbers nila. Etong si Nisha. Excuse me. And that's an unstoppable streak. Easy 400 gold. Naku po. Ayun. Kung hindi nila na Aegis still pala yun, eh may mana pa rin to si Dendy. Mananalo sila sa clash niya yun eh, Pepper. Mm-hmm. Kaso wala eh. Para talaga makuha yung Aegis, eh, risky yun eh. Kasi pwede rin siya mamatay that time eh. Kung sakali mahuli siya. Oo, alam natin ka na dun eh. Parang ganun eh. Pasok ako dito, kunin ko yung Aegis. Kung ma-hold ako, eh, di nakakuha ko. Kung hindi ko makakuha, high risk, high reward. Oo, high risk, high reward. Eh, kaya ang ginawa niya, di ba? Pagka-zip in niya, zoomip out agad siya, hindi na siya bumalik. Hindi na siya bumalik kasi wala rin follow-up eh. Oo, sayang nga naman yung Aegis advantage. Di mo naman makukuha yun kung di ko hihinto. Tama. Pero kung nakapagbaba siya siguro doon ng mga isa pang remnant no, after ng Echo Slam, masabi natin diba pumasok yung Echo Slam and then bumalik siya, naglagay rin. Pero risky nga talaga eh. Wala talaga siya mana. Mahirap eh. Yan nga eh. Layo ng pinanggalingan eh. Sobrang layo niya kaya naubos mana niya. Pero last hero. Loko! Bakit ka lumabas doon? Another hookshot. Nagulat siya. Yung isa, naging tatlo. And last hero. Anong ginagawa mo doon? Pag-isa lang siya doon. Wala rin siyang flaming laso. Ba't yun? Tsaka may ano eh, alam niya namang may ano eh, ito. May SS yung abad, ba't siya gumanan? Nari sa'yo. Yun yung Radiance, malapit-lapit na. Pag naku, nagka-Radiance to, mabilis na lalo farming ni Mato. Wala, iyak sila dyan. Hindi na sila ano, hindi na kaya lumaban ng Baton ni Pepper. Uy, grabe naman to si Boss JL Cometa. Times 7, AG Snatch, thanks loot bait. Ah, oh, wait, no? Oh, wait. Congratulations, napakasayap naman yan. Yun lang, sakto si Pipap. Yun na, ginawa ng libingan yung ward. Dito na lang ako. Nice, ang bilis ng ano, reaction dito ni Zai. Oo. Dapat iikot siya kaso kinansel niya na gano'n siya agad. Itong what you call that, swashbuckle, magbibigay ng info na nandun yung ES and yung clockwork para makancel yung TV dito ng TV. Itong ES. Ayun nga mga sir, sabi ko sa inyo, last time hindi rin maganda yung performance dito ng Batrider niya, no? Ni Last Hero. Ang ganda. Siguro kung nag-hack sila, gusto niyo hack dito eh. Another hookshot kay Lazero. Shoot na naman siya sa banga. Pero syempre, tama ang firefly lang. Crystalis is there. Tingnan natin, saan kaya siya titimpight dito? Si Papi ang gusto. Eclipse, nilabas na rin. Kaso, ang galing yung ginawa ni Nisha dito. Pinasok niya lahat ng familiars para kumuha ng damage. Pero Zai will still fall dahil dun sa Maledic. And buyback will be committed para dito sa Witch Doctor. Naku, binabagsak ka nang hindi makapwesto si Dendy. Wala na rin siyang mana. Eh, wala rin magsusustain sa kanya. Grabe naku po.
ko, wala pang gamit si Dendy. Kala ko kaya niyan, tagal pa. Kala ko mananalo yung secret doon. Kasi spread out masyado yung, ano, yung beat eh. Yung dalawa, ano, sino ba yan? Sabi, yung ES lang nakita ko, pero may isa pang hero doon na nabibisit si Sai. Kasi siya yung namatay bigla ro. Yun nga eh. Kala ko mananalo yung nakatuto kasi din ako doon sa baba eh. O, ako sa taas eh. Sa akin lang balag, eh, oo, oh, siguro Boss Kenneth. Kasi wala naman nagsasabi eh. Oh, Boss Kenneth Natividad, baka po ano? Oh, mga sir. Oh, baka po wala, sa internet or phone mo po 'yan, sir. Wala pa rin na ano? Wala naman nagsasabi po eh. Oh, tama ba ako wala pang nagmi-miss na hookshot dito niya, no? Hindi ko lang sure, pero parang wala pa nga. Parang wala pa. Bakit sa akin wala pa ako nakikita ng ano eh? Miss. Oy, Ben Esport, what up? Shout out sa iyo, boss. Ayun. Tsaka si Jop, ha? Hotdog. Ayan, nakita ko. Napilitan magano, kaya pala nakaka siya doon. Napilitan nag-force tapit yung Earth Sugar para dito sa Clockwork. Pero dapat siguro nag-dagger din siya. Mo na yung dagger siguro. Kasi, pangada lang yan eh. Kung gogo ka ng force tapit, may hirap eh. Hindi, pero siguro inasa niya na yung engagement. Initiate dito kayo nun sa ibang hero ng gate. Ah, so eto, pumasok sila, 2-man Echo Slam. At nabigyan niya dito si Yapisor, Matu. Eto na, wala munang gagalaw sa kanya habang naka-baron time. Sumabog yung ano, yung... Ah, dito? Apotic Shield. Lumatay dito yung ES. Ganda sana ang Echo Slam din nun. Oo. 2-1 exchange, hindi maganda yun. Kahit sabihin mo mga supports lang yun. Pero Dendy, oy, nakapag-zip out. Pero sila si Rey maging kapalit. Nako po! Yan. And Bat Rider will fall. Pinasan na dito kay Dendy. Kay Dendy yung initiate. Kasi ito rin si, ano, si Bat Rider. Hindi siya, ano, na, I mean, na ganun muna siya. What do you call that? Boots of Travel para makabackup siya sa lane sa God and going for Vanguard siya. Hindi siya magdadagger. Hindi siya magdadagger. Dapat siguro nagdagger siya eh. Dagger, post stop, tsaka siya na gano'n, Boots of Travel. Mas okay. Mas para, mayaman para po yung post 5 ng secret. Saan? Eh, ayun ano? Talaga. Kasi ang yaman na yan, di pala natin mapapos yung yaman ni Papi. Di, tsaka sa mga previous games ni Papi, pag enchantress siya, sobrang greedy nung enchantress niya na ano nangyayari pa para mong siya yung position 4, siya yung nakakapag-farm. Ay no. Medallion, Glimmer Cape, wand, isang blazer, may work spot. Diba? Yama din pala. This match talaga. Pero op, again, another hookshot from Yapsor. At patay na naman ata dito si Fishman. Na stun. Tingnan natin. Makakasurvive pa. And Yapsor, sobrang kunat. Parang yung tropa ko lang. Pero Fishman, mamamatay. Sinumahan ng rocket si Fishman. Yun lang. Pero Dendy, zipping in. Ah, wala na. Tape niyan. Uy, ba't sinusunod lagi ng cameraman yun? Hello? Cameraman? Ba't pinapunod niyo lang? Hello? Kumuha ng bounty. Boy, ikaw nga mo nung... Pwede ito may cameraman natin. Ay, nung masyadong ano, mga sir, yung cameraman natin. Fanboy ata ni Dendy si ano. Parang lutang. Yan, parang mas okay ito. Ito, tignan natin. Back to the ball game tayo, ladies and gents. Aray ko. Sakit. Nag-freeze yung camera natin. Kaya lang cameraman si Dendy. Wala, parang nakakanin. Ewan ko ba't ganun, mga sir? Nairita ako bigla ron. Saan? Doon, sa nangyari na yun. Nairita ako bigla. No, wala. Kahit ako eh. Ewan ko bakit. Nairita ako bigla ron. Boss Pila, dyan sa naman yung pa-shoutout po. Puyatan naman dito sa Bulinapang Kasinan. Steady Gold Tab lang tayo. Shoutout pala ulit kay John Marquez. Magandang gabi sa'yo, Seb. And Steady Gold Tab lang daw kayo, mga Seb. Huwag kayo masyado mainit. Kung yung mga nag-bet ngayon, ay! Wait lang. Hookshot na naman. Tinulak pa palayo. More stop? May more. Uy, binato ng bawang. Na, paralyzing cast, natulak pa nung Molly. Naku, si Zai, ito na naman, nananagasa na naman siya rito. Hindi nila maplakahan, hindi maisumbong sa MMDA. And Crystalis will fall. No buyback available for Heroes of B8. Ganda ng ikot dito, Rolling Thunder. Grabe. Hindi na nakakilos. Sabi ko na magkamukha kami ni Zai talaga eh. Para sa akin, hindi na masyado ano. Napapansin ko na, itong mga laban ng Luna na to, eh, parang hindi na worth it yung Helm of Domi. Hindi, ginagamit na lang din kasi pang flash farm. Pang-uwang-uwa. Kaso parang mas okay na Yasha ngayon eh. Dito sa ano na to. Ay, sa game na to, pero wait lang, papasok na naman dito. Yung mga familiar ni Ninja, medyo may kati na rin yung damage. And, let's see.
Dendi, pinilit niyang atake na itong si Sai. Pero ayaw. Ayaw si napansinin ng Secret. Fissure block. Three-man Fissure. Tingnan may, natin. May SS pa itong si, ano, si Abaddon. Multi pa siya. Dendi, kalahati na lang nga siya ng HP niya. Oh, binato ng Molotov. Diyos ko po. Napakaganda naman ng performance si Absorb dito. Oo nga, mga sir, wala pa nagmi-miss. Ayun niya, teka lang, hindi pa yata sila tapos. Hindi pa nila nakuha yung... Engagement, strategic, in, ano ba to, retreat? Uy, ay, nag-smoke ha. Nakita nila yun. Kita, nakita nila. Nakita nila yun. Ayun na. Uy, si Dendi ko yun na, ano. Galing. Diba? Again, Yapsor. May blade mail pa. Death Ward, naku, Diyos ko. Baka mamatay yung Witch Doctor. And, ayun na. Papasok na naman sila rito. Good Fissure Block coming in from the Earthshaker. Pero yun. Lalaban pa. Push lang. And na tier 3 tower, nakakuha na. Pero wala pa rin set of rocks. Tingnan natin. Hindi makalaban si Crystalis. Wala siyang BKB. Hindi rin makalaban itong Batrider. Wala sila magawa. Nakuha na. Napakagandang 4 stop. Kaso dalawa lang. Yun lang. Patay pa sila. Wala namatay pa si Luna. Walang buyback yun. And Storm. Namatay din. Nag-buyback na. Oh, it's you, sir. I think this is GG. Pagpatay na ito. Dieback pa nga si Dendi. Yapsor will be getting a double kill. Another hook shot. Grabe naman, parang free throw ko lang ng college. Basta binitaw ko, sure ball. Oh my god. Yapisor is doing it. Blade mail pa. And there you go. Fishman will be calling the game. GG. Opo, game 1, mapupunta ito sa side ng Secret. Team Secret. Magic po yung B8. Ayun nga, ito lang sinabi ko. Strategic retreat. Oo, no? Ganda nung ginawa nila doon, nag-fake back. Nagtago sila sa may 3 lines. Ayun nga, sabi nga sa inyo, strategic retreat yun. So, ano nga rin eh, hindi talaga goods para sa akin yung, ano, yung item pickup nito ni Luna na ano, na Helm of Domi. Ayan, Helm of Domio. Kasi, ano eh, may si Papi, Enchantress, tapos may Visage. Siyempre, yung Visage, makikita, ano, ano naman, obvious din naman, mag-Helm of Domio rin yan eh. Pwede kang agawan ni, ano, ni siya, tsaka ni Papi, di ba? Eh, kung habol mo yung flash farm eh, parang hindi ka rin makakapag-flash farm. Kasi, tignan mo yung, ano eh, I mean, hindi ka makakapag-farm masyado. Kasi, tignan mo yung, ano, lineup na Secret. Push trot yan, no? Tapos, alam, yung lineup nila, alam mong gugulan ng gugo. So, it means, pag, ano, eh, bago mo naman kasi build yun, titignan mo kung ano eh, di ba? Kung makapag-farm ka na matagal, kung kaya ba nila kami go ng go. Eh, nakita mo nang kaya ko yung go ng go eh. So, that time, dapat, hindi ka na nag-ano. Tapos mo mag-yasha, siguro nag-BKB ka na lang. Eh, di. Kaso wala kang damage. Hindi, nag-ano ka. Aasa ka talaga sa Lucent. Ganun talaga. Oo, ganun talaga eh. Tsaka may custom naman kayo, pero dapat siguro, ayun yan, di siya nag-helm up domi, nag-yasha siya, BKB, tapos inano niya, SNYO, ano, manta. Grabe, no, mala Kareem Abdul-Jabbar yung hook niya eh. Basta pumuhis to, sabi, umis skyhook, pasok lagi sa banga eh. Ano na yun? Oh, may nanalo! Palakpakan muna natin! Congratulations kay Jean Merle Esteban na nanalo ng 200 or 300 BP levels. 200 from me, 100 kay Sir Mike. Ha? Si Jean Merle De La Cruz Esteban. Bihaba na. Shoutout sa'yo. Boy, nanalo ka ng 300 BP levels. Ayan, makukuha mo yan sa labas ng stream. Tama na, bihan mo, arko niyan. Ayan. Tama na, boy. Totoo naman kasi. Okay, okay na. Nakuha na, nakuha na. So, quick break muna tayo. Mga sir, again, nantayin lang natin yung lobby. Once the lobby is up, we'll head immediately into the game. Okay? So, kami mga naging kaso nyo for this game. This Village. Sir Mike. Ayan. At magbabalik kami para sa game 2 ng B8 Burst Secret. Diyan na kayo, mga sir. Walang alis. Nabubuhay ng November 1.